So yan, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pagpasensya nyo na po muna yung camera ko ngayon kasi wala pa akong ring light. Kasi kararating ko nga lang po dito sa bahay namin sa Maynila. Ayan. So gawa tayo ng content kasi kanina pagkagising ko, nakita ko itong statement nga po ni dating Pangulong Duterte na nagre-reklamo nga si dating Pangulong Duterte regarding nga dito sa pagsuspinde ng programa niyang gikan para sa China, gikan para sa China, dyan nga po sa SMNI. At mukhang stress na nga po talaga ito si dating Pangulong Duterte. So ngayon kasi ang nakakatawa kasi dito, nagre-reklamo ngayon itong si Maudig, si Duterte, about sa press freedom, about sa freedom of speech. Pero mga ka-streetwise, kung maalala po natin na isa rin po sa mga dahilan kung bakit din napasara or hindi nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, ang isa sa mga binato nila dito ay tungkol din po sa bias reporting. Diba? So ngayon, ang sinasabi niya ni dating Pangulong Duterte, well, para daw sa kanya, at saka, tingnan niyo si Digong, parang sinto-sinto na rin talaga. Ang sabi niya, ang freedom of expression daw po ay absolute, sabi niya. Ayan daw po yung pagkakaintindi niya. So kaya pala inaabuso ni Digong ang kanyang freedom of speech kasi nga po para sa kanya absolute daw po ito or unlimited kahit ano pwedeng mong sabihin. Sinto-sinto talaga. So ito na nga mga kababayan, para hindi na nga ako maingay, para makuha po natin yung narrative po ng content na to. So unang-una kasi mga ka-streetwise, ang masasabi ko lang dito kay Digong, dapat magpahinga na siya. Ang pagkakaalam ko po kasi dito sa picture na to, bago lang ito. Tingnan nyo naman yung mukha ni Digong. O parang, ano ba yan? Bakit baliko na? Diba? Ito mga walang yung mga DDS na to, binabastos nila si PBBM na si PBBM daw po ay ngiwi. Si Digong, anong tawag nyo dyan? O, kinarama kayo ngayon tuloy, bumalik sa inyo yung pang-asar ninyo. Ito hindi lang itong ngiwi. Baka, wag naman sana, no? Kasi haharap pa to sa ICC. Wag naman sana, wag muna ngayon. Di ba? So ito na nga. Si Digong po kasi mga ka-streetwise, no, kahit Paskong Pasko, ayaw magpahinga. O, ini-stress yung sarili. So mga kababayan kasi, ang nire-reklamo kasi ni Digong dito, itong preventive suspension nga, na binigay nga po ng MTRCB, sa gikan sa masa para sa masa. So ayan, no, merong dalawang instances at dalawang reason kung bakit nga po sinuspinde itong programa nga ni Duterte sa SMNI. So ito ay regarding sa grave threat. Okay. Preventive suspension lang naman ito, no. So pwedeng i-appeala ito. So dahil nga po diyan mga kababayan, ito, nagsalita na ngayon si Digong dito na siya daw po ay tumatanggi at hindi daw po siya pumapabor. Obviously, dito nga po sa ginawa ko nga po ng MTRCB. So, panoorin natin at pakinggan natin kung ano yung mga sinasabi ngayon ni Digong. Okay? Sige. One, what could be a gross violation of my constitutional right to free expression? And second, of course, is the outfit which I am using as a platform, violation of press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using a medium there, which is a SMNI. So, yun ang akin, those constitutional rights are sacred. Talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. In my view, the suppression to express your right to exercise this freedom, it cannot be the subject of a preliminary or a permanent status. Hindi nga pwede yan. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. A temporary preventive suspension is by itself already censorship. Hindi ka nakasalita. You're censored. So, to me, to that extent, or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression.
O, di ba? Sabi ni Digong, para sa kanya, ang freedom of expression daw po ay absolute. Hindi ko alam, no? Kasi sa mga abogado po na kakilala po natin, kasi nga po mga kababayan, no? Ako marami naman akong kakilala at kaibigan na abogado. Well, yung freedom of expression po na yun, hindi po yung absolute. Siyempre, may mga kaakibat po na batas dyan na kapag kayo po ay lumabag at ginagamit niyo yung freedom of expression na yan, eh talaga may kaharapin talaga kayong consequences dyan. So ngayon mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito, hindi naman po kasi pinipigilan magsalita si Digong. Diba? Ang nangyari kasi dito, teka lang, pakita ko sa inyo ulit ha. Ang nangyari kasi dito, binigyan lang po ng preventive suspension itong Gikan para sa Masa. Dahil nga po, dito po sa mga dahilan na to, no, teka, pakita ko sa inyo ulit. Dahil nga po dito ha, the MTRCB received multiple complaints regarding an alleged death threat made by a guest. So yung guest na to si Duterte on the 10th October 2023 of Gikan sa Masa para sa Masa. So grave threat. And then inulit niya pa kasi. So meron na kang October 10, nasundan pa ito ng November 15. So ayan, no, grave threat din niya, no. So ngayon dahil sa mga complaint na to mga ka-Streetwise, nagdesisyon nga po itong MKRCB na i-suspend muna yung programa na to habang iniimbestigahan. Kasi nga po, ito ha, base nga po sa nakita natin sa internet, ang ibig sabihin kasi ng preventive suspension ito. Okay? Basis and duration, preventive suspension is not a penalty, but a measure to assist in an ongoing investigation. It cannot exceed 30 days according to the Department Order 147 issued by the Department of Labor and Local Employment. So mga kababayan po kasi, ang pinaka-reason po kasi kung bakit po sinuspinde or nagkaroon nga po ng preventive suspension ang SMNI para po hindi po ma-impluwensya yung gagawing investigation dun po sa mga complaint ng grave threat sa programa nga ni Digong na Gikan para sa Masa. Kung anong title na nakalimutan. Gikan para sa Masa ata yun. So yun nga mga kababayan, kasi mga ka-streetwise ganito yan. So habang iniimbestigahan po kasi yung dalawang pagkakataon na to, no, kung kailan nga po nagbigay nga po ng grave threat itong si Digong, sigurado po kasi ako na walang ethics po kasi itong SMNI. So ang gagawin kasi ng SMNI nito, habang iniimbestigahan nga po yung mga pangyayari po na yan, mag-iingay at mag-iingay yung sila Duterte at saka si Kibuloy dyan sa programa nila. So may chance po na ma-impluwensyahan yung magiging desisyon nga po ng MTRCB. So habang dinidesisyonan, nag-decide nga po yung MTRCB na magkaroon nga po ng preventive suspension para habang iniimbestigahan. Kasi ito yung nakalagay dito eh, di ba? O preventive suspension is not a penalty but a measure to assist is an ongoing investigation. So habang iniimbestigahan para hindi ma-impluwensya yung MTRCB, sususpendihin muna. Well, mga ka-streetwise, medyo ano pa naman ito, medyo wala pa namang impact kasi ito mga kababayan kasi pwedeng i-appeal ito. So, posibleng magkaroon ng kasunduan na sige, habang iniimbestigahan namin, huwag niyong babanggitin sa programa ng SMNI na Gikan para sa Masa itong mga ginagawang investigasyon. Kasi ayun lang naman talaga yung pinaka-reason dun eh. So, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan. So, ito yung nirireklamo nga po ni Duterte. Itong 1987 Constitution, ang freedom of expression daw po at freedom of speech ay absolute. Well, actually, sa Section 4, ito nakalagay. Okay? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press of right of the people peaceably to assemble, petition the government for redress of grievances. So, dito umuhugot ngayon si Digong ng kanyang sinasabi na ang freedom of expression daw po at freedom of speech ay absolute or unlimited. Di ba? Yes, oo. Base sa Constitution, agree. Pero may mga consequences yan kapag lumalabag ka na nga po sa batas. Diyos ko, parang di abogado. At saka nakakatawa kasi dito mga kababayan, ginagawang sandalan ni Digong ang Constitution, pero in the first place, nung siya ay presidente, gusto niya naman itong palitan. At saka mga kababayan po kasi, napaka-ipokrito po kasi ng ginagawa ni Digong. Kasi unang-una, yung press freedom po na yan,
isa rin naman po siya sa mga lumabag dyan. Kasi alam naman po natin, di ba, tulad nga pa ng sinabi ko nga po kanina, nung bago tayo magsimula, nang isa nga po sa mga dinahilan ng administrasyon nga po ni Digong kung bakit nga po pinasara ang ABS-CBN, dahil nga po sa bias reporting. Isa yan eh. Isa yan sa mga reason, di ba? So merong PDR, merong mahiwagang black box, merong tax evasion, merong tax avoidance, and then ang isa dito is yung bias reporting. Kaya ako sinasabi na napaka-ipokrito nito. Kasi imbis po na trabaho po ng Congress na magbigay or mag-grant ng renewal ng prangkisa, nangialam po si Duterte doon. So napukol din po si Duterte regarding din po sa press freedom doon nga po sa pagpapasara nila sa ABS-CBN. Kasi inamin talaga ni Digong ito eh. Ito ah, June 27, 2022, bago matapos yung term niya, no? Tatlong araw bago matapos yung term niya. Ang sabi ni Digong dito, no? Duterte admits using presidential power versus ABS-CBN. So ginamitan niya talaga ang kapangyarihan ng presidente para ipasara po yung ABS-CBN. So napaka-ipokrito mo talaga, matanda ka, no? And then mga kababayan, and then mga ka-streetwise, ang sinasabi ko lang po kasi dito, kung bakit hindi pwede na mangialam ang presidente sa pag-renew nga po or pag-grant ng prangkisa, kasi nga po dumadaan po ito sa batas. Nagiging Republic Act po ito. At alam naman po natin na kapag ito po ay Republic Act, ito po ay dumadaan po sa legislative. For example, no, ito yung ibibigay ko sa inyong example, yung sa SMNI. So ito po yung prangkisa ng SMNI. So yung Republic Act number 11422, ito po yung renewing for another 25 years of the franchise granted to Sawara Sag Media Corporation under Republic Act number 8122. So ang nagre-renew po ng prangkisa dito ay ang Congress. At saka ang mangyayari po niyan, pag-uusapan sa Congress, pipirmahan po ng Senate at pipirmahan din po at aprobahan din po ng presidente. Parang ganyan, no? Ito. Ito yung mismo prangkisa ng SMNI, ah. So 2018, 2019 pala, no. So dito makita natin dito na si Gloria yung pumirma kasi dumaan sa Congress. And then Tito Sotto ang pumirma kasi dumaan ng Senate. And then pinirmahan ng Secretary of Senate at saka ng Acting Secretarial General ng House of Representatives. So dumaan ng legislative po ito. And then saka pipirmahan ng presidente. So doon nga po sa ginawa nga po ni Digong na pangyayalam doon po sa ABS-CBN, ang lumalabas noon ay inimpluwensya niya na yung Senate, inimpluwensya niya pa yung Congress at saka sa kanya pinirmahan. Regarding po yan doon, ha. Regarding po yan, at syempre dahil nga po sa ABS-CBN, hindi na nga po umabot sa kanyang pirmahan. So sinasabi ko lang po dito mga kababayan, nawalan po ng proseso doon nga po sa hindi pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Kasi pinakialaman ni Digong yung legislative na ito na nga, no, sana ma-explain ko ng maayos, no, na kung sa SMNI, ganito yung nangyari, dumaan sa legislative, pero ang nangyari po sa ABS-CBN, wala na pong ganitong nangyari. Kasi nga po nangialam si Digong. At ayan naman po, ay inamin niya naman talaga dito yan eh. Ayan oo. Duterte admits using presidential power versus ABS-CBN. Pagkatapos ngayon, biglang babanggitin ni Digong na, oh, press freedom, buha ka ng ina mo. Tado. Merry Christmas. So yun lang po mga kababayan, no? So anong masabi niyo nga po dito? Kasi mukhang stress na po talaga si Digong eh. Kasi ito na nga yung picture niya, no? Pakita ko ulit. Stress na talaga si Digong. At ngayon, kahit na nga po na matanda na siya ngayon, dapat nagpapahinga na to. Dapat kasi nagpapahinga na to. Yun lang yung mga itsura niya dito, oh. Oh. Natural na mukha niya yan. Oh, ibig na nagpapahinga, nangyayalam pa ngayon sa SMNI. So, ang daming problema ni Digong ngayon. Oh. Merong SMNI, merong ICC, at saka problema niya pa ngayon sa tatanga-tanga niyang anak na si Sara Duterte. So yun na po mga kababayan. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon? Paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye.